Magandang araw mga sir. Wala na ang tatlong linggo ay gaganapin na itong hinihintay natin na NBA Draft 2022, no? Ngunit marami pa rin Pilipino o mga bashers ni Kai ang nagsasabi na malabo pa raw na si Kai na yung kauna-unahang Pilipino na makakapasok sa NBA. Sinasabi nga nila na napakababa daw ng rank ni Kai Soto dito sa mga latest NBA mock draft, no? Na pinagbabasihan nila kaya nasasabi nila na malabo pa raw na si Kai Soto na talaga yung kauna-unahan. And dito nga sa NBA Draft Room, no, ha, mababa pa rin siya, lalong-lalo na dito sa ESPN Top 100 ay tuluyan na namang nawala itong si Kai Soto. And syempre, gaya nga ng sabi ni Kai Soto ay hindi iniisip ng kampo nila yung mga NBA mock draft na yan. No? And bagkus is tuloy lang sila sa planong ginagawa nila. Itong si Kai Soto ay may dalawang option nga para makapasok or maging kauna-unahang Pilipino NBA player mga sir. Unang-una ay yung madrop si Kai Soto, no? And syempre mas maganda siguro, alam natin na mas maganda kung sa mismong araw na yun itatawagin yung pangalan itong pambato natin na si Kai Soto, no? And iba pa rin yung feeling sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na kay Kai Soto kung mismong matatawag siya sa araw na yun. And pangalawa nga is yung maging undrafted siya. Sa dami-rami ng team na pinag-workoutan ni Kai o pag-workoutan pa, imposible na walang magkagusto sa kanya, no? Kahit isang team man lamang. And sigurado ay gumagalaw may kinakausap itong agent ni Kai na team na kung sakali man na hindi makapasok si Kai or maging undrafted ay kuhanin or i-offer ito ng kanyang agent. And lalong-lalo na mga sir, no, itong Lakers na unang nagka-interest kay Kai Soto na kung sakali daw ay maging undrafted, sigurado nga bibigyan nila ito ng two-way contract. And dito sir, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa ng NBA players sa ngayon or naglalaro sa NBA na naging undrafted ngunit agaran din sila nga binigyan ng two-way contract nung araw din na yun, no? And tara, umpisa na natin. And una nga dyan mga sir, si Alonzo Trier, no? Isa itong 5-star recruit na kung saan ay number 18 pa ito sa top ESPN Top 100, no? Itong player na to ay undrafted ang year 2015. And tignan natin na maayos talaga o maganda yung mga laruan itong NBA player na ito. Ang sumunod nga dyan na ito sigurado nga kilala nyo, no? Si Deshaun Nix, no? Undrafted siya no year 2021 na nakasama ito ni Kai doon sa G League Ignite na inasahan na makukuha sa late first round, no? Ngunit sa di inasahan naging undrafted or hindi ito hindi tinawag yung pangalan nito hanggang sa matapos yung NBA Draft 2021. Yan, pangatlo rito si Quinn Cook, no? Undrafted naman siya noong year 2015. And maraming NBA player din, maraming NBA teams din na napuntahan ito, no? Muna sa Golden State Lakers, and then napunta siya sa Golden State na kung saan nasungkit nila yung kampiyon, no, noong taong ito. Next natin dyan is si Caleb Martin, no? Naglalaro ito sa Miami Heat. Undrafted siya noong taong 2019. And nasa kasalukuyan, naglalaro siya dito sa koponan ng Miami Heat. And
panghuli natin ay siyempre itong si Taco Paul, no? Inaasahan talaga na maging undrafted man itong player na to, meron talagang NBA team na nag-aabang or kukuha para magbigay ng to contract dito, no? Target kasi nila rito is yung market or fans na tatangkilik dito ay Taco Paul. Sir, no? And sana suportahan nyo yung mga susunod na video ko pa, and huwag ka